sa piling mo. Awitin at dalangin at nais ng aming puso sa oras na ito, O Diyos. Salamat po na narito ka upang yakapin mo ang bawat anak mo na naririto. Aming Ama, ipahayag mo po ang sarili mo, ang dakila mong pag-ibig, ang katapatan mo sa bawat anak mo na naririto. Kami man ay nakaranas, Panginoon, ng pag-ibig ng isang ama dito sa lupa at hindi man, Panginoon, Lord, sa oras na ito, dalangin ko nakatagpuin mo ang bawat isa. Punuin mo po ang lungkot ng mga puso ng mga walang ama sa oras na ito. At dalangin ko, Panginoong Diyos, na sa nalalabing oras ng aming pagsamba sa iyo ay katagpuin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Marami pong salamat, kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Higit sa lahat ay kapayapaan sa buhay, kagalakan, kalakasan upang kami ay patuloy na makapanatili sa iyo at upang kami ay makapagpatuloy na ganapin ang aming mga tungkulin bilang makadiyos na mga ama ng, at mga ina ng tahanan. Salamat po sa oras na ito, patuloy na nagpupuri at sumasamba ang aming puso sa iyo kahit sa aming pakikinig ng salita sa umagang ito. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, gawin mo ang nararapat mong gawin sa puso ng bawat isa na nakahandang tumanggap. Sa oras na ito, tunay nga hindi kami papayag na kami ay aalis sa lugar na ito na hindi mo kami pinagpala. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen! Hallelujah! Good morning! Well, sino po ba dito? Pwede na po kayong makaupo at nais ko pong malaman kung sino pa po ang iba nating mga panauhin. Meron pa po ba tayo? Mga bisita? Ay, tumayo kayo, sister! Sige, tayo po lahat ang mga bisita. Glory to God! Ayan, lapitan ninyo mga usher, mga tatay. Welcome po kayo sa the Rema Word of God Church. Amen? Amen! Hallelujah! Welcome po. Pwede na po kayong makaupo. O mga ushers, lapitan ninyo sila. Amen? Napakasarap po ng magpuri sa Panginoon, di ba? Lalo na sa wikang Tagalog. Amen! Sa umagang ito, tayo po ay, sapagkat ngayon ay Father's Day, amen? Ang mga tatayo po sa pulpit ay mga tatay. Amen. Sila po ay mag-exhort, magsasalita patungkol po sa kanilang pagiging tatay. At ang tema po ngayon natin sa umagang ito, ang ating pong Amang sa Langit ang pinakadakilang tatay. At alam nyo, kaninang nagpupuri tayo, sabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa mga tatay na sila ang aking katauhan sa mundo. Nire-represent nila ako. Amen? So kung kayo, mga tatay, nire-represent ninyo ang Ama na sa langit, napakarami nating dapat gawin. Amen? At baguhin sa ating buhay. Amen po. So sa umagang ito, hindi po ako mag-aaksaya ng oras. Nais ko na pong tawagan. Tatlo po ang magsasalita sa atin. Ang tatay, the father as the family provider. Amen. Ang tatay po ang tagatugon ng lahat ng mga pangangailangan ng kanyang sambahayan. Pangalawa, at yan po ang magsasalita po dyan, ay ang ating butihing ama ng Rema, si Brother Ton. Yan! Okay, halika muna pa. Okay. Tapos po, pagkatapos po ni
Pagkatapos po niya, ang magsasalita naman ay the father as the family protector. Mamaya, si Pastor Orly. At mamaya, pagkatapos niya, the father as the spiritual leader or the priest of the family. So, palapakan po natin sila. Are you ready? I'm ready. Okay. Good morning, folks. My brothers and sisters, and this is what we call a very special day for the men. Not only the men who we can call fathers. Diba? Not all of us we have to accept na hindi lahat ng mga kalalakihan ay pwedeng tawagin father. May kanya-kanyang kategori yan na may father na nagagaya o tinutugon ang lahat ng kagustuhan ng ating amang Diyos. Hindi man lahat, pero inaayon niya sa ang kanyang pagdadala sa pamilya na ayon niya sa kagustuhan ng ating Panginoon. Meron naman dyan na yun lang. Parang ginagawa niya na magkaroon ng anak na kumbaga sa merong siyang selfish attitude na ang sarili niya iniintindi niya, ang kanyang mga hobbies, kanyang bisyo, and everything. However, yun ang mga sad side of being a father. Sa atin ngayon, bago ako magsimula, gusto ko kayong batiin ng Happy Father's Day, heartily. And one thing, kaninang umaga, first na when we, nung bumangon kami, ang bati sa akin ng aking pastorang asawa ay, Happy Father's Day, thank you, and for being a father to the family. No, ma, sabi ko, hindi ka dapat, ako dapat magpasalamat sa iyo. In the first place, hindi tayo magkaroon ng Michael, ng Chris, na wala ka. Tama? So, fathers, kung nandiyan sa tabi niyo yung mga wife niyo, try to, to get near them and give them a hug. Okay? Can you do that? Hug. 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 Yes. Oh, that's wonderful. Okay. Alam mo, sa mundong ito, ang Diyos ay, ang buhay ng, ng isang ama ay naayon sa, sa kagustahan ng Diyos. Nung unang panahon, tingnan natin sa Genesis 2:15. Sinasabi dito, then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to dress and keep it. Ano ba ibig sabihin ng dress? Huh? Nag-dictionary tayo doon. Dress means to tend, till, cultivate, work, or serve. Keep means to watch, protect, preserve. Pa? Pero sa Genesis 2, chapter 2, verse 8 to 9, ang sinasabi dito, the Lord planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He formed. And out of the ground the Lord made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. Dito, nakikita natin na the Lord provided Eden and also the provided all the good things there, the trees, the animals, which we can readily use it for food. Pero hindi sinasabi nito na hanggang sa isusubo na lang ng ating Panginoon sa iyo ang
ang mga ito. May hangganan. So, if the Lord will provide, we should equate this with actions. Oh. Hindi pwede yung tatamad-tamad tayo. Gusto natin tawagin Papa, Daddy, Tatay. Eh kung wala ka naman provisions sa kanila, ano kaya mangyayari sa atin? Anyway, please get to ano to Proverbs 13:22. Alam nyo, hindi lang yung day-to-day life ang dapat i-provide natin sa atin mga anak, kundi sinasabi din sa Biblia na a good man leaves an inheritance to his children's children. Hindi lang sa limited sa anak natin ang mga ito, yung ating provision. Ito ay dapat mag-flow-flow hanggang sa ilan generations. Wala itong limit. Sa isang pananaw ng isang mabuting ama, ayun ay dapat mangyari. Hindi natin sinasabi dito na mag-iimpok kayo ng kayamanan, pera, mga properties. Ito ay dapat pabigyan natin ang ating mga anak ng security, siguruhin natin na meron sila nun from us, confidence, and value. Itong three things na to ang dapat tandaan nyo. Security, confidence, and value. Alam nyo ba, kung ito ay, ito may timing ito, kung hindi ito napaabot sa inyong mga anak, at ito ay lumagpas sila ng 10 taon, they can never get it. They can never get it. Kaya makikita nyo, ba't naging ganun ang anak ko? Lahat ng kagustuhan niya, pera, pagkain, magagandang damit, shelter, of course, talagang dapat mo ibigay yan. Pero ano ang nawala? The assurance that you can give them security, confidence, and value, wala yun. Pinalaki mo sila sa nagiging bopol sila, nagiging tawag Jeff Rocks. So, yan ang challenges sa mga tatay na dapat huwag natin kalimutan yung mga bagay na yun. Paglagpas yan ng 10 taon, ang batang yan, napakahirap ng itrain yan. Alam natin, kahit sa kahoy, di ba? Na pagka yan, tumigas na yung trunk at saka yung mga branches. Ever, hindi mo na yan mabobonsai. Mahihirapan ka na. Kumbaga sa ano, yung mga suporta mo, napakalaki na. Ang analogy niyan is just forming a bonsai. Wherein, na kung ang kahoy ay medyo matanda na, napakaraming tukod, alambre ang gagamitin nyo. Sino ba dito nagbo-bonsai? So yun, that's just one analogy of the thing. Ngayon, as a father, maraming dito sa mundo ngayon, ang ama na insecure. Ano ba yung insecure? Hindi matatag. Mabuhay. Tutumbag agad. Sino ang nag-raise ng tatay na yon? Ang nag-raise ng tatay na yon ay isa rin tatay na mabuhay at mahina. Also a weak father. Kung yan ay sa unang-una ay naging tatay tayo na where your children can be assured of the security,
confidence and value. Hindi, wala tayong insecure father. Walang mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Kung wala tayong strong father at home, kids grow up with doubts and fears that may or that can control them their whole life. Mothers provide, they can only do as much. Mothers provide nurturing and care. But fathers provide security, confidence, discipline, and strength. Alam nyo kung wala ito at ang tatay ay nagkaanak lang, pinabayaan doon sa asawa niya, sa babae, ang pag-aaruga at lahat. Alam mo, magkakaroon ng orphan heart yung batang yon. You know how disastrous for a kid to develop an orphan heart, or can we say orphan spirit? Napakahirap. Alam ko na bawat isa sa inyo, mga tatay, alam ko na marami sa inyo na napabayaan, marami din sa inyo na nagkulang ang mga tatay. At your character now, ako rin, ang present characters natin reflects all those past things, all those experiences, all those things that a father could have given us. Nagkukulang tayo doon. Doon tayo na kakaroon ng ano. So a household should have a strong father really. Doon sa mga ano, I just want to point out yung mga consequences ng mga anak natin o mga bata na nakakaramdam ng na mayroon orphan spirit or orphan's heart. Isa-isahin natin, meron akong na prepare. Yung number one, fearful, spiritually weak, lacks faith in God or confidence in a heavenly father, andun na naman, insecure. So, napakalaking bagay yung insecurity na na-develop sa kanya. Spiritually weak, ang ibig sabihin nito, since na kinalakihan nila na walang pinamulat sa kanila ang kanilang ama na meron pala tayong ama na dapat asahan, dapat sambahin, dapat laging nasa puso, dapat nakatakutan ang amang Diyos natin. Yun ay wala sa kanila yun. Ang pangalawa, they are hungry for attention. Seeks approval from people. So, duda lahat sila sa mga galaw nila. Nakikita nila na may ginagawa sila, tapos titigil, tama kaya ako. So, wala silang kasiguruhan sa kanilang ginagawa. So, makikita natin na kung meron tao na naging tao ito, naging men, makikita natin na ang productivity nila ay naapektuhan. Yung self-worth nila based from other people's validation and value. So, wala silang belief sa sarili nito. At kaya lang sila maniwala na maganda ang ginawa nila pag may pumuri sa kanila.
So ang danger nito, pinupuri ka nga. Pero baka mamaya, para ma-appease ka lang o mabigyan ka lang ng consolation. Pero hindi mo, you yourself cannot validate that what you've been doing is right. Mga ganon. So, na isa-isa natin yung characteristic of orphan spirit. Meron pang sumunod. Yung afraid of commitment. Yung afraid of commitment. Parang, yun, sabi yan, run from long-term relationship. Ito ay parang feels the drive. Lagi niya ganon, feels the drive. Parang nararamdaman niya na dapat lahat ng ano, iwasan ko. Lahat ng maring makapagtali sa akin sa habang buhay, iiwanan ko ito. Dapat iwasan ko ito. Wife, job, church. So, sa wife, hindi ko muna itatouch yun. Kasi maaring wala pa siyang type. No. Anyway, sa job. Sa job naman. But it comes to job. Ayaw niyang matali na yun mga bagay na gusto niya. Ambisyon niya na dapat ganitong oras lang ako magtrabaho. At dapat sa ganito hanggang dalawang taon lang ako dito and everything. So, dito lang sa trabaho, wala tayong makikita. Kailan ka makakakuha ng cumulative knowledge and experience kung hindi mo naman i-commit yung sarili mo? How can you be serious? How can you get goals sa mga jobs mo kung ganun kalimit lang, wala kang commitment? Pumunta tayo sa church. Meron tayong mga attitude na if the church calls for us in the ministry where we are tied, can be tied up, yun, medyo atras na tayo. Number 4 item is look for quick fix. Ano yan ibig sabihin nun? Na dito sa point na ito yun, can't stand delay. Pang very impatient na dapat makuha ko na. Ayaw, he cannot wait for another hour, another day. Worse, another year. Need satisfaction now, instant gratification, instant coffee, instant noodles. Oh, yun na. Yan, teka muna. Indication pala yun. Sino ang mahilig sa Nissan's ramen dyan? you're into a quick fix guy. Punta tayo sa 5. Avoid the pain of reality. So, nandito. Ang anak natin, pagka napabayaan natin, nakita nila na kulang tayo ng attention sa kanila, kulang tayo ng time, and the sad thing, and that is, they will resort, they will go to drugs, alcohol, cars, sports, job, hobbies. Yung mga men, mga kahit na unmarried, na nasa tamang edad, yung mga husbands, yung mga fathers, meron, nandyan yan mga yan. Pero, yung kanilang makikita mo na may mga bisyo yan, mga yan. Drugs, alcohol, cars, sports.
So it will that will only reflect their upbringing from childhood until they develop to manhood. Makikita natin 'yon. Ngayon, ang number six is cannot face the pain of truth. Hides in pride, ego, and false image. Alam niyo, sa akin na pananaw, ang nade-develop ito characteristic na ito sa bata. Kung nung unang panahon, ang tatay niya ay yun nga, hindi niya binigyan ng security, confidence, and value. And added to this, yung discipline and strength. Number seven is uses anger and hostility to cover weakness and frustration. Nakikita nyo ito? Ang nangyayari sa mga taong hindi maganda ang upbringing or with a orphan heart or spirit, they take offense as their best defense mechanism. Tapos na ako. Wala na ako po, di ko eh. Anyway, let's continue. Ang ginagawa nila, yells at their wife, children, even without any provocation, even without barely any cause. Yan nga, easily provoked. Pang-walo, runs from one thing to another looking for what only a father can give. So wala, palipasa, kulang ng pansin o attention yung mga bata nung unang panahon. So laging ang hinahanap niya kung may ginagawa man siya ay yung ano ang magagawa ng kanyang tatay. Ang item 9 is first failure. Natatakot siya. Uses success as validation to prove self-worth. So anong nangyayari pagka meron kang attitude na ganito? Lagi kang nag-aspire ng success at any cost. They can resort to shortcuts. They can compromise. Yun. And the last item is the questions and doubts the sincerity and commitment of those who love him. Pero minamahal mo na siya. Ha? Lagi pa rin niya, pinapakita mo na lahat ang mabubuti sa kanya. Eh kasi ito yung grown up child eh. Papakita mo lahat pero nagdududa pa siya. Tatanungin, Mama, do you love me? Narinig niyo na yata yun eh, di ba? Papa, do you love me? 30 years old ka na, tinatanong mo pa yan? Anyway, yan ang gusto ko ma-share. Ngayon, tungkol dun sa orphan spirit na mga anak natin. Ang huling verse, punta nga tayo sa Timothy 5, verse 8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Di ba yung unbelief is sin? And laziness ay isang napakabahong bagay sa ating Diyos.
Sabi nga eh, di ba? The Lord can provide, but it should be equated with actions sa Father. We are commanded to be fruitful and multiply. The man buried his talent was sent to place where there is weeping and gnashing of teeth. Yan ay nasa Matthew 8:12. Ito ang sinasabi nila na hindi tayo tinatakot. Pero sinasabi ng Biblia na tayo after all those the provisions given by our Almighty Lord are given the physical thing in the we have the brains, the eyes, the ears, and all the senses necessary for using for our talents, to develop our talents. Pero pagka yan, after all, eh, hindi natin ginamit, matakot tayo sa mangyayari. Ayon sa Matthew 8:12. The man who buried his talent was sent to a place where there is weeping and gnashing of teeth. Saan ba yun? Di ba sa Hades yun? Ano ba sa Tagalog yun ni Hades? Down the pit, yung impyerno. Impyerno. Ang tamad mo eh. Di ba? So, sa Garden ng Eden, binigay yun na Garden of Eden with all the provisions, the trees and everything. And it's up for Adam to cultivate it, to water it, maybe to plow, and then ano gagawin niya? Just lie down and, di ba? Wait for the fruit to fall down. We should reap it. We should make a harvest. We should cook it for our family, for our children. Now, many fathers excuse themselves by saying, "I couldn't find a job. I'm not able to work." That also is unbelief. Anyone can be productive if the desire is there. Tawagin natin ang Diyos na tulungan tayo. It is His will for you to fulfill your role He created for you to do. So, at this juncture, I can only say na lahat tayo nung pinanganak tayo we were born on the same playing fields. Can you agree with me? Ipinanganak tayo na hubad-hubad, wala tayong damit, wala nakasaksak na dudu sa ating bibig. So we're all at the same playing fields. And yet, when at the end of the day, we can see people successful, we can see people unsuccessful. And ano iisipin natin? San ako nagkamali? Anak, hindi ka nagkamali. Ang tatay mo ang nagkamali. Ang tatay mo ang nagkulang. Ngayon, ang sad news niyan, ikaw rin magiging tatay. At ang product ng ginawa ng tatay mo sa iyo, kung hindi mo tinatanaw ang pwedeng gawin sa iyo ng Diyos para ma-transform ka, ay you will end up having a family with also this children with develop. I mean, you can have children na molded, na nagiging
nagiging what they call this, hindi ka nais sa society. So, why are there drug addicts? Why are there thieves? Why are there rapists? Why are there lahat ng crimes? Lahat na gagawa. Dahil ito is a product of the upbringing of that child. So, alam mo, tayo mga tatay, lahat na tayo pwede natin aminin na hindi tayo perfect. Pero the good news is we can be perfected. Just accept it. Okay? Thank you. Ayan, nahulog na. Thank you. God bless. Happy Father's Day. Thank you.
the Lord. Hallelujah. So, magandang umaga po. Praise the Lord. So, kanina tinalakay ni Pastor Ton yung pagiging provider. Amen? So, what men provide, it must be secured. Amen? Hindi po pwedeng nagbigay tayo o nagkaloob tayo sa ating mga anak, pero wala namang security. Yun yung sinasabing last na term ni nung pagsasalita ni Pastor Ton. Sinabi niya ron yung tinatawag na security. Amen? So tayo pong mga tatay, nandoon po yung tinatawag na dapat merong security. Pag nasa atin yung ating mga anak, para tayong inahing manok na nakakover yan. Walang pwedeng gumalaw dyan. Amen? So tayo po yung secured na tao in the first place. Amen? Ang mga tatay po dapat yung secured. Amen? Sabi po doon sa 1 Peter 5, 8 to 9, amen? Ito po ay isang babala sa atin. Amen. Sabi dito, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng isang o ng liyong gumagala at umuungol. Amen. Na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong luhirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Amen? Sabi po dito, si Satanas daw po ay isang kagaya ng leyon. Amen? Na umaatungal, naghahanap ng malalapa. Amen? So, ibig sabihin, kung wala po siyang malalapa, wala siyang masisila. Amen? So, malinaw po yun. Amen? So, kaya binigay din po sa atin sa Ephesians 6:10-17, dito po, binigyan tayo ng tinatawag na mga weapons. Amen? Sabi po dyan sa Ephesians 6:10-17, medyo mahaba-haba po ito, pwede po natin basahin sa Ingles. Sabi dito, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Amen? Kagaya sinabi ni Pastor kanina, we cannot outdo Satan if we have no Lord in us. Amen? Kung wala ang Diyos sa buhay natin, we cannot outdo Satan. Oh? Kasi mapanling lang siya, marami siyang karunungan ding alam. So kung wala ang Diyos sa buhay mo, wala ka. Amen? So then, sabi niya sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pagpakana ng Diablo. Amen? Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, hindi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual na kasama ng sa kalangitan. Then verse 13, sabi niya, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Amen? Upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Amen? Sino po mga tatay dito tumayo pong matatag? Amen? Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng Panginoon. Amen? So, mahalaga pong makita natin na lahat po ng angkla. Amen? Lahat po tayo, o kung tayo man ay bapor, dapat po lahat tayo ay nakaangkla sa Diyos. Amen? Tayo pong mga tatayan. Kasi we can never have that protection kung tayo po ay hindi din protektado. And there are 10 ways na gusto ko pong i-share ngayong umaga upang ang isang tatay po ay maging matatag. Amen? Meron lang po kaming around 15 minutes and one day to exhort. Amen? Kaya kailangan, natutunan ko po yung disiplina na to kasi doon po sa aming opisina, meron pong presentation, 10 minutes lang. All in all, dapat po nandoon na. Kaya lang yung question and answer one day. Kasi hindi nila naintindihan. But this time, alam ko po na narinig nyo na to.
Lalo na yung mga tatay, paulit-ulit, taon-taon na lang, binibigkas ang Father's Day. Amen? So dapat po, hindi na tayo masyadong naliligalig. Dapat nga medyo nag-uusap na lang tayo, kwentuhan na lang. Amen? So there are 10 ways. Sabi niya, how must a man protect his family? Number one, siyempre, we must protect ourselves muna. Tayo muna. Amen? Tayo mga tatay. Tayo po yung dapat na poprotekta muna sa sarili natin. How can we protect yung pamilya natin kung mismo tayo hindi natin kayang protektahan? Diba? So para kang, baka mamaya mangyari, ikaw pa ang protektahan ng asawa mo. Kahiya-hiya naman. Diba? So we must protect ourselves first. Then, sabi nga po doon sa 1 Timothy 4, chapter 4, verse 16, sabi niya rito, we must pay close attention to ourselves and the teaching of God. Amen? Close attention. O, dun sa doctrine ng Panginoon at doon sa ating sarili. Amen? So, tama pong sabihin natin na binigay na ang baluti ng Diyos sa atin. Lahat po yan, kung papansinin natin, mula po sa sapatos, binigay na yan. Mula po sa kasuotan, binigay na yan. Hanggang doon po sa pinaka-helmet, binigay na po ng Diyos sa atin yan. Therefore, ang kahuli-hulihan po niyang binigay ay yung sword ng salita niya. Amen? Sword of the Spirit, na kung anuman ang mangyari, hindi po tayo pwedeng puro depensa lang. Dapat meron din tayong atake. Amen? Misan kasi ang mga tatay, normally nangyayari, puro depensa lang. We cannot win kung puro depensa ka lang. Amen? Kahit pa paano, makakashoot ang kalaban. Amen? Pero kung meron kang panlaban, automatic, pag may nakalusot, may pamputol ka na kagad. Amen? So we must protect ourselves first. Second, a husband must protect his wife from abusive, overbearing, or interfering family and friends. Kasi minsan daw, maraming mga nakingilam. Kaya nga, binili ng Diyos, dun pa lang sa umpisa ng salita niya, na pag ang asawa o ang lalaki ay nakisama na sa kanyang asawang babae, dapat umalis na sila sa tahanan ng kanyang mga magulang. Mga tatay, amen? Bakit? Kasi kung hindi kayo aalis, may mangingilam. Maraming mangingilam. Andiyan dyan yung mga sister-in-law, brother-in-law, ang pinakamatindi yung mother-in-law. At yung father-in-law na rin. Diba? O, oh, eh sige nga, dalawa reyna sa bahay, dalawa hari. Ano mangyayari? It cannot stand strong. Amen? So, dapat po, ang mga tatay, poprotektahan niya yung kanyang asawa laban sa mga ganong klase ng mga tinatawag na payo. Oh, eh, yung lalaki, umuwi lang ng gabi, sasabihin kagad ng biyan ng babae, ako, nakita mo yung asawa mo, ginagabi ng uwi. Eh, malamang nasa kandungan ng iba yan. Naglilikha ng tinatawag na, sabi nga, there are gossip that created in the mind. Amen, English yun. 10 araw ko yan ito pinag-aralan yun. Praise the Lord. Diba? Parang mali pa nga yung pagkakagossip nun. Huh? Naintindihan ko na rin nyo kasi gossip nga, kaya mali. Tama? Gossip eh, mali yun. Pagka-chismis, walang tama doon. Amen? Kaya minsan nag-create tayo ng negativity sa mind kasi nga doon sa mga negative gossip. Wala naman kasing positive gossip. Amen? Minsan yun yung nagiging problema ng mga asawa. No? Hinahayaan lang yung mga asawa nilang babae doon sa mga tinatawag na surroundings or ng companion na hindi maganda. Amen? So dapat po protektahan natin sila doon. Pag may naririnig po silang mga negative, dapat po i-correct nyo kagad. Hindi naman totoo yan. Actually, kaya ako ginabi, nag-overtime ako. Makikita mo yan sa payslip ko. Kaya lang, walang payslip. Okay. Third, a man must protect his wife from enemy's attack. Okay? Doon po sa isa, protektahan nyo sa mga kamag-anak.
Yung isa naman, protektahan nyo sa mga kaaway. Amen? Normally, yung sinasabi po dito, na kaaway, yun po yung mga tinatawag na hidden. Amen? Kaya po yung mga nag-a-abroad na lalaki, ano po ang nagiging problema sa ngayon? Dahil iniiwan nila ang kanilang mga asawa, don't get me wrong, doon po sa mga nag-a-abroad. Pero dahil naiiwan yung asawa nila, ano pong nangyayari? Inaatake ng enemy. Inaatake po ng tinatawag na sino? Ng mga mapanilang leon sa paligid. Kaya marami pong mga pamilya na nag-a-abroad, yung asawa, nagkakaroon ng broken family. Amen? Kaya kayo mga asawang lalaki, bago kayo mag-abroad, iwanan nyo muna sa church yung asawa nyo. Itanim nyo muna. Amen? Kagaya nung nangyari sa pamilya Unday, nakita nyo, abroad ng abroad yung si bro, pero nanatili sila dito. Amen? Bakit? They are secured in the Lord. Amen? Yung bonding nila hindi nawala. Kasi hindi lang mighty band yung ginamit. Amen? Ginamitan pa ng glue gun. Amen? Kasi po, sabi ng Bible, di ba, kung tayo po ay nasa Panginoon, matatag po yung ating tungtungan. Kahit sino po ang dumating, bagyo, lindol, kahit pinakamalakas na earthquake, hindi po yan magigiba. Amen? We are, dapat po talagang nasa malakas na tungtungan tayo, at yan po ang Diyos. Amen? Fourth, every husband must ensure his family is protected physically. Amen? Hindi ko naman po sinasabing protektahan nyo yung mga asawa at anak nyo, gumamit kayo ng baril. Bagamat hindi po yun inaalis. Meron po mga pamilya na kailangan ng proteksyon ng pamilya, gumagamit sila ng baril. Pero tayo po, ang baril natin ay ang Biblia. Say amen. Pag hindi po kasi kayo nag-say amen, tulog na kayo. Amen? So dapat po, protektahan natin ang ating pamilya. Amen? Kung titignan natin, si Abraham, doon sa Exodus 14, nung malaman po niya na ang kanyang mga kamag-anak ay pinagkukuha at ginawang kinidnap ng mga hari, no? Nung mag-combine ng mga hari, ano pong ginawa niya? Agad niyang pinulong yung kanyang 318 strong men sa kanyang pamilya at kanya pong inarmasan. At hinabol po nila yung grupo na yon. Amen? At pagbalik po nila sa pananagumpay, lahat po ng samsam ay dala pa nila. Amen? So, ganun din po tayo. No? We must arm our family with the Word of God. Amen? Dapat po natin silang armasan ng salita ng Diyos upang maging matibay at maging matatag po sila sa lahat ng atake ng kalaban. Amen? And then, fifth, man should, sabi niya dito, dapat daw pong protektahan natin, should protect his wife from any discouragement. Amen? Depression or unbelief. Amen? So, minsan, ang mga babae daw pala, sa history, madali talaga ma-discourage. Lalo na yung mga bagong panganak. Amen? Madali silang ma-discourage. Amen? So, dapat po tayo mga ama ng tahanan, tayo po yung nag-a-uplift sa kanila. Amen? Pag may nagsabi po sa kanilang, mahina ka naman eh, ganyan-ganyan, tayo po ang magsasabing, hindi ka mahina, malakas ka. Hindi po tayo yung dapat magdugtong pa. Mahina ka daw? Hindi, sa tingin ko nga, mahinang mahina ka eh. Oh, maraming mga tatay na ganyan. Down na yung asawa, di na down pa. Diba? So marami pong mga pagkakataon na tayong mga tatay, yung nagsisilbing parang apoy pa na para lalo pang tawag nito matunaw yung ating mga asawa. So dapat po hindi ganoon. Dapat tayo po yung mag-elevate sa kanila. Amen. Then 6, a man or 7, a man must number 6 pa, tama. A man must protect his wife from internal family challenges. Amen. Ano po ba ito? Tinitinan ko din po ito noong nakaraan. Sabi ko, ano ba yung mga challenges? Maraming mga anak, habang lumalaki, sabi nga ni Pastor Ton, at the age of 10, pag hindi na-control ang isang bata, magiging unruly yan. Amen? Minsan may mga anak na mas malakas pa ang boses sa nanay. May mga anak na mas sinisigawan pa ang nanay.
May mga anak na umaatungal parang leyon sa mga nanay. Amen? So, anong gagawin ng mga tatay? So, dapat sila yung sasaway. Amen? Minsan kasi, ang nangyayari, yung tatay kakampi pa ng mga anak. Oh? Kaya ang nangyayari sa nanay, nagpupunta sa isang sulok at nagsasabi, anong ginawa ko? Kawawa naman ako. Amen? Marami po dito, mga kapatid, na ang mga nanay ng tahanan nagiging kawawa sa loob ng kanilang sambahayan. Bakit? Sapagkat ang mga tatay po ay hindi naging matatag upang sila'y protektahan. Mantakin nyo mga anak, ang nanay nyo gigising ng umaga, maagang maaga, ipagluluto kayo ng pagkain. Paggising ng mga anak, ano sasabihin? Eto na naman ang ulam. Kahapon, eto na nga. Ngayon, eto na naman. Misa namimili. Pagbinigyan pa ng baon, kulang to, dagdagan mo. Oh? Alam nyo, kayong mga anak, tingnan ninyo kung anong hirap meron ang inyong mga nanay. Kami mga tatay, matitiis pa namin kayo eh. Pero ang mga nanay, yan po yung mga masyado pong ano yan. Oh? Yan po yung dapat nating bigyan ng pagpapahalaga yung kanilang nararamdaman. Amen? Father's Day ngayon, pero dapat po parangalan din natin ang mga nanay. Amen? Eh sa tingin nyo ba, magiging matatag ang mga tatay kung walang mabubuting nanay? Diba? Sabi, the success of a man is a woman. Okay? O eh, huwag kayo magbu... Sige, tuloy po tayo. Amen? A husband must protect his wife from rude, intimidating people. Pinag-aaralan ko to. Sabi ko kasi doon sa author, sabi ko, ano kayang sinasabi dito ng author? Intimidating. Alam nyo, isa lang pala ang ibig sabihin nun. Protektahan nyo mga asawa nyo sa mga sale. Ang mga asawang babae, kasi pag napunta sa mga department store, nakakita ng sale, bili ng bili. O kaya yung mga mabulaklak na pananalita, nasabihin to sa mga asawa nyo, okay to ma'am, bilin mo to ma'am, makakatulong sa'yo to ma'am. Ano ba nararamdaman mo ma'am? Ito bagay na bagay sa'yo, lahat na yata, pag uwi ang bigat na mga bit-bit. Dala ang credit card kasi. Pagdating ng payment, wala na. Baon sa utang. Ang dami pong nangyari niyan sa San Miguel. San Miguel is a prestigious company. Pero napakadaming ganyang kaso. Amen? Yung Citibank naging City Jail. Amen? Yung Metrobank naging Metro Walk. Wala na, naglalakad na lang eh. Wala nang pamasahe. At yung iba po, nauwi sa maagang retirement. Bakit? Pambayad utang. Amen? That is an experience na nais kong i-share din sa inyo mga kapatid na lalaki. Na hindi po natin dapat pabayaan yung ating mga asawa na mag-isa sa mall. Okay? Bantayan po natin yung mga yan. Amen? Tapos turuan po natin sila na pag may mabibilin sila, magsasabi sila. Amen? Pero pag sila po ang kumikita, hayaan nyo lang. Wala tayong pakialam doon kasi sila ang kumikita eh. Pero yun po, to honestly, ano po, no? Sabihin sa inyo, dapat po, magbantayan tayo. Amen? Ganon din po kami mga lalaki, bantayan nyo din kami. Minsan mas magastos pa kami sa inyo. Amen? Kasi binibili daw namin kotse. O, sila damit. Yun naman magkabagay. Amen? Praise the Lord. 8. A father must defend his daughter from interlopers and fornicators. Amen? Yung interlopers pala, sabi niya rito, yung tawag nito, nais mag-take advantage. Mga lalaki to eh, mga kabataan. Kaya yung mga anak ninyo, mga babae, pag magpapaalam na magpupunta sa mga party, huwag niyo pong hayaang mag-isa. Okay lang po, laging may chaperon. Amen? O kaya dapat kilala niyo po yung sinasamahan nila. Amen? Kasi nowadays, marami pong mga mapagsamantala. Maraming nagte-take advantage.
Mapainom lang ng konti yung anak ninyo, tapos na ang maliligayang araw. Amen? Pagkatapos umuwi ng buntis, sisisihin nyo yung mga anak nyo. Huwag nyong payagan. Higpitan nyo. Hindi masamang maghigpit. Yung iba kasi sinasabi ng mga kabataan, kasi nung panahon nyo, walang ganito, walang ganyan. Ang party nung araw, nung panahon namin, nag-uumpisa ng alas dos ng hapon. Natatapos, alas siete, alas otyo ng gabi. Amen? Ngayon, nag-uumpisa ang party, alas dose. Kaya noon, pag inabot ka ng alas dose, Cinderella na labas mo. Ngayon, pag inabot po ng alas dose, yung mga kabataan sa labas, masaya pa yan. Pero nowadays, tingnan niyo po, daming drug addict. Napakarami pong nagbubuntis ng maaga. Sino pong may kasalanan? Sabi nga ni Pastor Ton, huwag niyo sisihin ang anak niyo. Sisihin mo sarili mo. Alam niyo, may kasama kami sa office sa San Miguel. Siya po ay may anak na dalawang babae. Tuwing magpapalam sa kanya magpa-party, ang gagawin po niya, sasamahan niya. Kahit abuti ng madaling araw, nandun siya sa kotse tulog. At least, pagtapos ng party, alam niya na uuwi niya yung dalawang babae. Hindi uuwi ng iba. Siguro po, hindi naman po ito bago. Marami na tayong karanasan. Kahit dito po sa ating mga kapatid, may nakaranas ng ganitong bagay. Amen? Aantayin pa po ba natin na dumating po yung panahon na ang biktima ay ang anak natin? Huwag natin payagan, mga tatay. Amen? May curfew hours noon, nag-declare si Marcos, sa bahay ngayon, magde-declare tayo. Amen? Dapat alas 9 ng umaga, nasa bahay na sila. Alas 9 ho ng gabi, joke lang. Okay. Number 9. Amen? May natututunan po? Number 9, dapat po, ang isang tatay, depensahan din niya ang kanyang mga anak physically. O yung tinatawag na health ng mga kabataan. Amen? Ngayon po, ang mga kabataan, mas malaki yung oras na nakaupo sila sa computer. Amen? Lahat ng, kahit na binabatikos na yung COC, yung Dota, ilang beses nang binanggit ni Pastora, ang mga kabataan, lalo na dyan sa likod, naglalaro pa din. May tinamaan? Hindi nga lang mga bata, pati matatanda, nagsi-COC. Oh? Alam nyo mga kapatid, hindi po biro yung nangyayari ngayon. Maganda po yung tinatawag na advance na technology. Pero kung ang mga anak po natin ay mananatili dyan, alam nyo, in the early age pa lang ho nila, maaaring magkasakit na yung mga yan. Kaya ngayon, nagugulat kayo eh. 30 years old, inatake, patay. Bakit? Walang exercise. Noon ang laro namin, tumbang preso. Ngayon, nakaupo sila sa tumba-tumba, naglalaro ng computer. Noon ang laro namin, patintero, ngayon po ang ginagawa, saan? Sa computer, yung kamay, ganyan, no? Huh? Diba? Ang laki po ng disadvantage, mga kabataan, nang wala kayong exercise. Amen? Sabi ni Edu Manzano, at the age of 50, 10 kilometers. Tatawaran namin ng 2 kilometers, pero hindi po totoo yun. At the age, kami po nila Pastor Ton, kaya namin pumanik banaog sa bundok. Bakit? Dahil na-practice kami before ng aming kabataan. Amen? Kayo pong mga kabataan, go! Kung may sports, yun po yung trabaho natin mga tatay. Yung mga anak po natin, enroll natin sa mga sports, hayaan po natin sila maglaro ng basketball kaysa naman po maglaro ng drugs. Amen? And lastly, tayo pong mga tatay, kasama po ang mga nanay, must depend our children through intercession. Amen? Hindi po pwedeng manalangin tayo pagka may nangyari na. Dapat bago pa lang ang lalabas yung mga anak natin, nakapag-intercede na tayo. Amen? Kaya nga po pinasuotan tayo ng baluti ng Diyos eh. Kasi paglabas natin, alam natin kung anong gagamitin natin. Kaya yung mga tatay, bago pa lang bumapanaog yung mga anak natin, papasok ng eskwela, papasok ng kanilang mga opisina, dapat po pinipray over na natin.
sinisecure na natin. Amen? Dapat po umuusal na tayo ng dalangin para sa kanila. Amen? Just simple prayer. Lord, protect my son and daughter. Protect my wife. Amen? So, napakaganda po mga kapatid na ang panalangin po natin ay gawin natin before, not after. Amen? So, mga kapatid, ito pong binahagi ko sa inyo is a clear product po ng tinatawag na isang mahusay na tatay. Amen? Wala pong pwedeng tumayong tatay kung hindi po niya kayang gawin ito. Amen? Kaya kayo mga anak, huwag po kayo magagalit sa amin. Kasi alam po namin na kung hindi kayo matuturuan ng magandang asal ngayon pa lamang, ano ang ituturo nyo sa inyong mga anak after? Amen? Kaya mga kapatid, sina-challenge ko kayo, kayong mga tatay, sina-challenge ko kayo. Huwag po tayong magpapalamang sa ating mga anak. Dahil tayo po ang tatay, magpakatatay po tayo. Okay, marami pong salamat. Good morning po sa inyong lahat. Ayun. May prepare pa akong slides dyan. Ayan. Ngayon naman papag-usapan po natin yung prophet and the priesthood of the father. Amen? So, hindi lang po priest but a prophet of his home. Amen? So, ano ba yung prophet? Masahin ko po muna yung 1 Corinthians 11 verse 3. Sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 3, "But I want you to understand this, the head of every man is Christ, and the head of woman is the man, and the head of Christ is God." But, hindi ko ibig sabihin nito na ang man ay superior sa woman. Amen? Tandaan po natin, hindi ibig sabihin na superior ang man sa woman. So, I remember sabi nga ni, ng father ko, hindi pwedeng mawala ang initial, middle initial sa pangalan natin. Amen? Kasi sabi nga ni Pastor Ton, hindi tayo magiging tao. Amen? So, mahalaga pa rin yung part ng woman, ng mother. Amen? And then, next slide please. So, in his book, Sa Raising Black Boys, sabi ni Dr. Jawan Sakunjupu, states that when the mother is saved, 17% of family gives their lives to Christ. But when the father is saved, the number of jumps to 90%. Amen? So, kapag daw ang mother ang na-save, 17% lang. Pero pag ang tatay ang na-save, halos 100% ang naliligtas. Amen? So, ganun po katindi yung role ng isang tatay pag siya po ay save. Amen? Dala niya ang buong pamilya. Next slide. What was a prophet? A prophet was someone who had heard something from God. God had spoken His word to him and revealed His truth to him. A prophet was someone who communicated what he had heard from God to others, specifically to the people of God. Amen? So, as a prophet of our home, I remember, bago palang ipanganak yung aming mga anak, doon pala sa pangalan, nandun na po yung destiny ng aming mga anak. For example, si Micah, sabi namin, likeness of God. So, pinangalan po namin sa kanya ay Micah because likeness of God. And then, sa aming pangalawa, pinangalanan po namin Blessed Elisha because siya ay blessed. Amen? She is blessed. And then, yung pangatlo po namin is Gloria Ian because Gloria means glorious and Ian means grace. Glory and grace. So, doon pa lang, bago pa lang ipanganak yung aming mga, nag-decide na kami ng pangalan na kung saan, nandoon sa Bible. Amen? Because we the Father, tayo po mga tatay, tayo po ang magbabansag sa kanila. Hanggang, yun ang magiging destiny nila sa paglaki nila. Amen? Amen po, mahalaga po ang tatay o yung mga magulang. Hindi po natin sila sasabihin na B.O.B.O. Yung sasabihin nyo. Kasi lahat ng sinasabi po natin will manifest in their lives. Amen? So kaya huwag natin, tayo po mismo ang propeta ng ating tahanan. Amen? At hindi naman pwede wala tayong sasabihin. We should bless them.
Remember number 6 verse 22, sinabi doon, pag ganito ang gagawin ninyo sa inyong mga tao, we will bless them. We will bless our people. We will bless our children. Amen? And then, in Ephesians chapter 6 verse 4, sabi po dito, fathers, don't make your children angry, but raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. Okay, dito sa verse na ito, mahahango natin, bakit prophet ang tatay? Next slide, please. Okay, number one, we should teach God's word to our family. Amen? Tayo po ang unang-una magtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Sabihin mo sa tatay, ikaw mismo ang magtuturo ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Amen? Number two, we should disciple our children. Amen? Tayo po mismo ang magdi-disciple sa ating mga anak. Diba? Like people, like priests. So, ganun din sa ating mga pamilya. So, tayo po ang magdi-disciple sa ating mga anak. And number three, we should correct and discipline our children. Amen? Alam niyo po, sa pamilya, ang magandang magdi-disciplina unang-una ay ang tatay. Sapagkat, unang-una ang mga anak sa tatay nakikinig. Mas takot ang mga anak sa tatay. Kaya po, tayo mismo dapat ang magdi-discipline. Huwag natin hayaan ang ating mga asawa na magdisiplina sa ating mga anak. Amen? And then, alam nyo, ang ating pastor, or every time nagtatayo, every Sunday, ang preacher, nagkasalita dito about the Word of God, it's only 1 hour. Kami nga, 15 minutes lang. Only 1 hour, nagkasalita. To parang ipakain sa mga tao, sa members, sa people of God. So, kung hahayaan natin, ang pastor lang ang magbibigay ng salita ng Diyos, it's only 1 hour. Amen? We have 167 hours. Meron pa tayong 167 hours a week para ituro sa ating mga anak. Amen? And we should encourage them to have a devotion. Amen? Magbasa ng salita ng Diyos. Kung hindi natin sila babasahan ng salita ng Diyos, we encourage them to read the Word. Amen? Amen po, hindi lang tayo nga, sa Bible school, nagbabasa tayo 5 chapters a day. So, even tayo mga magulang, we can encourage them to read the Word. Amen? So, lastly, what is a priest? A priest did two things in the Bible. He went before the people on behalf of God, and he went before God on behalf of the people. Amen? Next slide, please. The priest goes before God on behalf of his people as a worshiper. Amen? Tayo po ang una-una mga tatay ang sasamba sa ating Diyos. Amen? Tayo ang una-una nakikita ang sumasamba, nagpupunta sa church. Amen? Amen po? Tayo po yung unang-unang umaawit, nagpupuring, nagtataas ng kamay at sumasayaw sa Panginoon. Alam niyo po doon sa Old Testament, lahat po ng mga priest po doon, nagpe-prepare po sila for the sacrifice for offering sa tabernacle. So, ganun din po sa atin, bilang mga priest ng ating mga tahanan, tayo po ang dapat ang nangunguna to prepare them. Gisingin yung mga anak. Di ba may mga anak na mahirap gisingin pag Linggo? We should, gisingin natin sila, bangon na, amen? Para pumunta sa church. Ipagdadrive natin, di ba? So, ganun po ang gawain ng isang priest ng tahanan. Amen? Tayo po ang, hindi po tayo ang nalilate. Amen? Amen? So, tayo po lagi ang nangunguna. Okay? So, the priest goes before God on behalf of the people of God as an intercessor. Amen? So, sa Hebrews 7 verse 24 to 25, but Jesus lives forever. He will never stop serving as a priest. So, Christ can save those who come to God through Him. Christ can do this forever because He always lives and is ready to help people when they come before God. Amen? So, Christ is the head of the church. Amen? And then, the husband is the head of the family and the wife. Amen? So, if Christ is the intercessor of the church, we, the Father, is an intercessor as a priest. Amen? Amen po? So, we should always pray for our children, for our wife. Amen? Sa ating asawa, ipapanalangin po natin lagi sila.
Amen? We should be men in prayer. Amen? Tayo po dapat ang nangunguna pag may pag mayroong prayer meeting. Tayo po ang nangunguna umaten na mga prayer meeting. Amen? Tayo mga tatay. Amen? So, number three, the priest goes before God as a leader, which means we must ask for wisdom concerning the people of God. Amen? So, dahil tayo po ang nagpe-pray, nalalaman po natin yung instruction, yung wisdom from God para sa ating mga anak. Yung plano ng Diyos para sa kanila. Amen? So, ganun po ang sa priest. Yun po ang ating, yun po ang ating mga gawain. So, as a prophet, alam niyo po mga kapati, mga tatay, tayo po ang unang-una sa ating maririnig bilang prophet, bilang priest, kung saan ipagpapalain natin ang ating mga anak at ating mga asawa. Amen? Hindi dapat marinig sa labas na ang ganda mo. Dapat sa atin mismo marinig nila na ang ganda mo. You are beautiful. Amen? You are blessed. Amen? Hindi dapat nila marinig sa labas. Dapat sa atin mismo bilang mga tatay marinig nila, I love you. Amen? So, yun po ang ibig sabihin ng prophet and priest. Amen? We should learn how to communicate what God had told them. Amen? Kailangan po natin i-communicate sa ating mga anak, sa ating pamilya, kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen? You are wonderful. Amen? So, lahat ng yan ay mahalaga. Sinabi ng mula sa provider, mula sa protector. So, lahat po yan ang tunay na isa kang tunay na lalaki. Amen? Isang tunay na tatay. Amen? So, yun lang po. God bless. Napakaganda pagka ang mga tatay tumatayo. Amen? Praise the Lord. So, ngayon pong umaga, lahat po ninaanyayahan ko pong tayong lahat ay tumayo. At inaanyayahan po natin lahat ang mga tatay. Pumunta po kayo dito sa harap at kayo po ay aming ipapanalangin. Amen? Dali! Glory to God! At itanghal natin ang mga tatay sa Rema Word of God Church. Alam niyo po, in-impress lang ng Panginoon sa puso ko ngayon. Pahalika dito, tayong dalawa. Na, sige po, lahat kayo ng mga tatay. Napakaganda, no? Pagka tinitignan natin ang plano ng Diyos sa isa tatay, kayo po ang provider. Hindi po ang mga nanay ang dapat nagtatrabaho. Ay, nako, na-miss ng mga nanay ang magsabi ng amen. Hindi po ang mga nanay ang dapat nagtatrabaho upang mag-provide sa family. Pangalawa, kayo pong mga tatay ay protector. Sabi ni Pastor Orly, ang number one na ipoproduce ninyo para sa mga pamilya nyo ay magkaroon sila ng disenteng bahay. Alisin ninyo sila sa environment na masama ang influence sa mga anak. Kaya natin yun sapagkat tayo ay pinagpala. Huwag tayong makikitira sa ating mga magulang. Hindi pwede dalawang reyna, dalawang hari sa sambahayan. At pangatlo, yung sinabi ni Pastor Ayan, let us speak blessing to our family. Alam nyo, kaming mag-asawa, lagi naming pinagpapala ang aming mga anak. Lagi naming sinasabihan every morning, you are blessed. Yung protection, bago umalis ang mga anak nyo, asawa nyo, i-cover nyo sila ng banal na dugo ni Jesus. Amen? Ngayong umaga na ito, lumapit po kayo mga tatay. Napaka-pogi ng mga tatay sa mga rema. Closer, 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 closer. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng mga tatay, I want you to dedicate the fathers to me. Amen? Alam niyo po, ang dedication, itatalaga po namin kayo sa Panginoon. Amen? So, sa imagang ito po, nagagalak kami at nandito po kayong lahat. Mga tatay, mga dati ng tatay, mga lumang tatay, father, grandfather. So, tayo po ay manalangin. Pwede po ba, mga tatay, na itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Ang pagtataas po ng kamay ay tanda ng pagsuko. Pa-lay hands mo sila. Yan, mga tatay. Hahawakan ko si Brotherton para sa kanya mag-flow. Hallelujah.
Hallelujah. Heavenly Father, Ikaw po ang kinikilala naming dakilang Ama naming lahat. Kinikilala namin na sa Iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Sa oras na ito, aming Ama, ayon sa Iyong salita, Panginoon, tunghayan mo ang mga ama ng tahanan sa iglesyang ito, Panginoong Diyos. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Bilang mo kahit ang hibla ng kanilang mga buhok. Alam mo ang iniisip nila, alam mo ang kanilang mga problema, alam mo ang kanilang mga pangarap, alam mo ang kanilang mga aspirations, alam mo din ang kanilang mga desires, alam mo ang kanilang problema. Sa oras na ito, O Diyos, sapagkat sinabi mo na ialay namin sila sa iyo, bilang mag-asawa at head ng iglesyang ito, Panginoon, we just dedicate them to you. In the name of Jesus, Panginoon, itinatalaga namin ang bawat ama ng tahanan, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, buong sambahayan, Panginoon, itinatalaga namin, Panginoon, na sila ay makakonect sa iyo, O God, sa pamamagitan ng panalangin, ng kanilang pagsamba. Panginoong Diyos, alam namin na tutugunin mo ang bawat isa sa kanila. So oras na ito, as we offer and dedicate them to you, O God, Lord, kasama ang kanilang mga pangarap, dinideklara namin na wala silang pangarap na hindi matutupad. In the name of Jesus, Lord, bigyan mo sila ng kakayahan, karunungan, divine connection, Panginoon, resources, provision, na maganap lahat ang kalooban mo sa kanilang buhay. They will progress. They will prosper. No one can hinder them. They will not be stranded. They will be ideal, Lord, and mature fathers to their children, and they will be providers, not only to their children, but to their children's children's children. In the name of Jesus, they will create a legacy. They will have sons and daughters who will build up their family names. Dalangin namin, Panginoong Diyos, sa oras na ito, inire-release namin ang kalakasan mo sa kanila. Father, we just release divine strength in their bodies, in their minds, in their emotions, in their relationships, in their faith, in their spiritual life. In the mighty name of Jesus, Father, I anoint their lips that every declaration, every prophecy, every blessing will come to pass concerning their families. And Lord, in the mighty name of Jesus, we pray that you will perfect those things that concern them, be it family, be it career, be it business, be relationship, be in anything, Lord, that is important in their hearts. Marami pong salamat sa iyo sa umagang ito. Tunay nga, excited kami na makita ang mga kalalakihan, ang mga ama ng tahanan ng Rema. Lord, give them the strength, the power, and the grace to rise up, to arise and build. Build their families, build their businesses, build their culture, build their faith in the name of Jesus, so that when they arise, they will also thrust. Aani sila, Panginoon, at mag-harvest sila ng mabubuting bagay sa kanilang buhay. Maraming salamat, binabalot namin sila, ang bawat isa sa kanilang sambahayan ng banal na dugo ni Jesus. At salamat po, Panginoong Diyos, dalayin ko na lagi nilang maranasan ang kalakasan mo, kapayapaan mo, kagalakan mo, at pagpapala mo sa bawat isa sa kanila. Pinupuri ka namin sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. And Lord, as you raise up these fathers to be your God-like fathers, Panginoon, na-excite kami ng aming mga henerasyon, Panginoon, will grow up, will multiply to serve you. Ito ang aming dalangin sa umagang ito. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! Manatili po kayong nakatayo, mag-turn around kayo. Yan, turn around. Yan, kuhanan naman ninyo kami ng pictures. Yun pala yun, ano? Inaanyayahan ko ang mga ushers, lahat po kayong mga ushers. Bigyan po natin lahat ang mga tatay ng
Father's Day token. Amen! So tayo po ay umawit, magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Habang sila po ay ating binibless. We bless you. Hallelujah! Yun pong nasa, ihanda po natin ang ating mga tithes and offerings. At mamaya pag upo ng mga pagkatapos po nabigyan kayo ng regalo, pwede na po kayong upo. Ihanda po natin ang ating mga kaloob at ang ating mga handog. At dalhin po natin dito. You're there for me. Doesn't matter what I've done. Your love's for me. You wipe away the tears. You lift me when I fall.